Welcome sa Invested. So today, magre-reply na naman tayo sa ating mga masugid na subscribers. Ito ay requested ni Furudo Erica. Sabi niya dito, "Sir, ano po pala top 3 dividend stock na inaabangan ninyo pag in case mag-crash ang market?" Okay, so ito yung ating topic ngayon. So kung ready ka na at kung gusto mong malaman, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Okay, so umpisahan na natin. So yung unang nasa watchlist ko no, kapag nag-crash ang merkado, siyempre, ang unang-una kong bibilhin na company ay ang SPC Power Corporation. So mamaya tatalakayin natin kung bakit ko nagustuhan itong SPC Power Corporation. Ngayon, at alamin muna natin kung ano ang meron sa SPC Power Corporation. Together with its subsidiaries, generate and distributes electricity in the Philippines. And also, itong SPC ay isa sa mga prominenteng kumpanya pagdating sa independent power and renewable electricity producer industry. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa SPC Power Corporation, mapapansin natin dito yung capital appreciation ng company. So in 1 year, nag-return ang company ng 26%. In 3 years, nag-return ang company ng 165.5%. In 5 years, nag-return siya ng 206.4%. Mapapansin natin dito yung comparison to industries and market. Talagang lagi nabibit ng kumpanya ang mga ito. So ngayon, kung isasama natin yung dividend na binibigay ng SPC Power Corporation, so in 1 year yung total return mo ay nasa 43.1%. So meron kang 17% additional return galing sa dividend. In 3 years, yung total return mo ay nasa 264.7%. Meron ka namang additional return in 3 years na 99.2% galing sa dividend ng SPC. Now, sa loob naman ng 5 taon, yung total return mo ay nasa 503.8% including the dividend. So meron kang additional return galing sa dividend na 297.4% galing lang dito. So talagang dito nakikita natin na itong kumpanyang ito ay talagang dividend stock. Ito yung isa sa mga masusi kong binabantay no, na bumaba sa aking margin of safety, and I will definitely buy this company for the long term. Because numbers don't lie. So kung naghahanap ka naman ng dividend stock na nagbibigay ng twice a year na dividend, so itong kumpanya ay para sa iyo. So mapansin natin dito from 2017 until 2021, talagang twice a year sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. Ito naman yung dividend history ni SPC over the past 10 years. Mapapansin natin dito na over the past 10 years talagang continuous na nag-grow yung kanilang dividend per share sa kanilang mga shareholders. Dito, sinasabi lang sa atin na it is a good sign para sa mga investor nitong company. However, sa loob ng 10 taon, isang beses lang sila hindi nakapagbigay ng dividend sa kanilang mga shareholder noong 2014. Pagsapit ng 2015, talagang bumulusok na pataas yung dividend per share ng SPC. And as of December 10, 2021, yung kanilang dividend per share ay nasa 1.40 pesos per share. So ito na yung pinaka all-time high ng SPC Power Corporation sa loob ng 10 taon. And ito naman yung dividend yield ng SPC. Mapapansin natin dito na sobrang taas talaga ng dividend yield ng company ito. And as of December 10, 2021, today, yung kanilang dividend yield ay nasa 10%. So, nandito tayo ngayon sa template na ginawa ko. Kung gusto nyo magamit ito guys, ipipin ko mamaya sa comment section para makita nyo rin. So, nandito tayo sa electricity, energy, power, and water. So, nakikita natin dito, no, yung revenue ng company in trailing 12 months ay nasa 2.1 billion pesos. At net income ng company in trailing 12 months ay nasa 1.6 billion pesos. Today, yung market cap ng SPC ay nasa 20.9 billion pesos.
An imbeta ng company no compared sa merkado, less volatile ang company compared sa ating merkado ngayon. Yung 52-week high ng SPC ay nasa 14.88 and yung 52-week low ay nasa 9.70 pesos per share. Percentage from 52-week high compared sa kanyang current price ngayon ay nasa 6.32%. Okay, so now in terms of payout ratio ng SPC Power Corporation, napapansin natin dito na nasa 71.72%. So dito sinasabi lang sa atin na kaya nilang punan yung dividend na binibigay ng company sa kanilang mga shareholders. Yung kanilang profit margin ngayon guys, isa sa pinakanagustuhan ko din dito sa company ay talagang sobrang taas. Nasa 69.72% yung profit margin ng company. So that's a very very high na net profit margin meron ng company. Sa madaling salita, itong company ay malakas kumita. Sa managumpisa pa lamang dyan sa pag-iinvest, ang ibig sabihin ng net profit margin, in every 1 peso na benta ng company or sales ng company, 69.72% noon ng 1 peso ay tubo na nila or kinikita na nila. So ganun siya kalakas kumita. Yung susunod na kumpanya na bibilihin ko na dividend stock ay ang Semirara Mining and Power Corporation. Engages in thermal coal extraction and power production in the Philippines. So itong Semirara, isa din sa mga prominenteng kumpanya pagdating sa oil, gas, and consumable fuel industries. So ito naman ng SCC sa kanilang mga shareholders. So in 1 year, nag-return ang company ng 58.9%. In 3 years, down ang company ng 9.6%. And in 5 years, down ang company ng 34%. Ngayon kung isasama natin yung dividend na binibigay ng SCC sa kanilang mga shareholders, yung total return ng company sa loob ng isang taon ay nasa 86.2%. Sa loob naman ng 3 taon, yung total return mo ay nasa 20%. And sa loob ng 5 taon, yung total return mo ay nasa 0.4%. So dito napapansin natin na talagang sobrang laking bagay ng dividend na binibigay ng SCC sa kanilang mga shareholders. Siyempre yung bad side lang dito sa SCC, marami na kasing mga investor ay nagsishift to renewable energy, no? Kaya ito yung medyo negative sentiment sa kampo, sa kumpanya. Ito yung dividend history ni SCC from 2017 until 2021. So dito napapansin natin no na twice a year sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. But in 2019 and 2020, once lang sila nagbigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. Kasi alam naman natin kung ano yung dahilan kung bakit naging ganito yan. So yung dividend ng company for the past 10 years, dito napapansin natin na nag-grow din yung kanilang binibigay na dividend per share. So ito yung indication din na gumaganda yung kanilang performance. So yung kanilang dividend per share today ay nasa 1.25 pesos per share. So for the past 10 years, ito naman yung dividend yield ng SCC. So today, yung kanilang dividend yield ay nasa 5.6%. So pagdating sa minings, ito yung mga competitors ng SCC. Yung revenue ngayon ng SCC ay nasa 46.4 billion pesos and net income na nasa 10.5 billion pesos and market cap na nasa 91.5 billion pesos. However, pagdating sa beta, in terms of competitor side, siya yung mayroong pinaka-volatile. So yung 52-week high ng SCC ay nasa 29.10 pesos per share and yung 52-week low ay nasa 10.72 pesos per share. So yung percentage from 52-week high ay nasa 25.43%. Compare siya kanyang current price ngayon. Pasado siya sa ating categories na nasa 40 pababa ang gusto natin makita sa mga company na nire-review natin. And also yung net profit margin ng company ay nasa 22.82%. So that's a very high din na net profit margin meron ng company. And also in terms of return on assets, ROI 5 years average and ROI in trailing 12 months, nakikita natin dito na sa positive sign yung case stats natin sa SCC. Ako, so yung last na nahanap ko na bibilihin ko ulit na dividend stock kapag bumagsak yung ating merkado ay ang GMA7 or GMA Network Incorporated. So together with its subsidiaries, primarily engaged in radio and television broadcasting,
production of programs and other related businesses in the Philippines and internationally. Okay, so itong Jamie 7 ay isa sa mga prominenteng kumpanya pagdating sa media industry. Okay, so ito yung return ng Jamie 7 sa kanilang mga shareholder. In 1 year, nag-return ang company ng 123%. And in 3 years, nag-return ang company ng 154.3%. In 5 years, nag-return ang company ng 118.5%. Ngayon, kung isasama natin yung dividend, so sa loob ng isang taon, yung total return na ay nasa 163.2%. So merong additional return na 39.7%. And in 3 years, yung total return ay nasa 244.5%. So meron kang additional return galing sa dividend lang na 90.2%. And in 5 years, yung total return mo sa Jamie 7 ay nasa 258.8%. So meron kang additional return sa dividend lang ng Jamie 7 na 140%. So dito, pinapakita lang na tunay na itong Jamie 7 ay isang dividend stock and maganda magbigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. Okay, so meron akong hawak ngayon sa aking COL account na Jamie 7. So currently, up ako ng 125.58% sa Jamie. And 7.7% ng aking portfolio ay nakay JMA 7. Ito yung dividend per share ng Jamie 7 for the past 10 years. So overall, yung trend ng dividend per share ay nasa uptrend. So in today, in 2021, ito na yung pinaka all-time high ng company. Nasa 1.35 pesos per share. So and also for the past 10 years, stable sila na nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. And this is the dividend yield naman ng company for the past 10 years. So dito nakikita lang natin na over the past 10 years din, yung dividend yield ng company ay nag-grow. Today, yung kanilang dividend yield ay nasa 9.8%. Okay, so nandito tayo sa template na ginawa ko. So dito tayo mag-focus sa media. Okay, so dito no sa revenue ng Jamie 7 in trailing 12 months ay nasa 23.23 billion pesos. Yung net income nila ngayon nasa 5.5 billion pesos. Market cap na nasa 45.37 billion pesos. And yung beta ng company ay nasa 0.35. Mas less volatile ang company compare sa kanya mga competitors and also compare sa merkado natin. Now in terms of yield, sa earnings yield and dividend yield, talagang nasa excellent categories itong Jamie 7. However, in terms of free cash flow yield, nasa 0.27% na lang yung kanilang yung free cash flow yield ng company. Okay, so let's see, no, sa fourth quarter na result nila, titignan natin kung magbabago ba itong free cash flow yield ng company. Now, yung payout ratio ng Jamie 7 ay nasa 26.15%. So dito, talagang nasa excellent level of categories. So hindi nila kailangan mag-worry sa dividend na binibigay nila sa kanilang mga shareholders. Now, in terms of financial strength, nasa excellent level of categories tayo dyan. Ayan. Lalong-lalo na to, no, yung net interest coverage nasa 111.87 times. Kaya nilang punan yung kanilang interest expense na kinikater sa company. That's a very, very high and quality na interest coverage. So in short lang, wala silang interest expense na kinikater sa company. And also in terms of key stats natin, no, sa net profit margin, return on assets, ROI 5 years average and ROI in trailing 12 months, EBITDA compound annual growth rate for the past 5 years, talagang nasa excellent level of categories iyan. So kaya I will continue hold this company for very very long time. And kapag bumagsak ulit yung price ng Jamie 7, I will continue buy this company. Okay guys, ito yung tatlo na dividend stocks na bibilhin ko kapag bumagsak yung ating merkado ulit. Okay guys, so before you do anything, do your own assignment, do your own research, double check nyo yung pinapublish natin dito para magkaroon ka ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-i-invest mo dito sa ating merkado. And this is PesiWire guys na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesi Warrior na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.